kwento ng buhay ni Ishmael ay tinutukoy lamang sa biblikal na salaysay, habang ang karamihan sa kanyang buhay ay nakasulat sa Talmud at Midrash. Nang makarating sina Abraham at Sarah sa lugar na inuutos ng Diyos na kanilang puntahan sa lupain ng Kanaan, ang kanilang lugar na kanilang patutunguhan ay dumanas ng matinding tagtuyot at nagpasya si Abraham na dali ng kanyang pamilya sa Ehipto hanggang sa matapos ang taggutom. At dahil alam ni Abraham na may kamalayan sa imoralidad ang mga taga-Ehipto, at dahil na rin sa nakamamangha at kaakit-akit na kagandahan ni Sarah, ay itinago ni Abraham ang kanyang asawa. Ngunit napasin siya at ipinadala sa palasyo ng hari. Gayunpaman, nagpadala ang Diyos ng isang anghel upang matiyak na si Paraon ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na dungisan si Sarah. Tuwing sinusubukan ni Paraon na siya ay makasama, ay sasaktan ng anghel si Paraon. Matapos ang mahimalang pagligtas kay Sarah, binigyan ni Paraon sina Abraham at Sarah ng maraming mga regalo. At ang pinakamahalaga dito, ibinigay nila kay Sarah ang kanyang anak na babae na si Hagar bilang isang aliping babae. Sinabi ni Paraon sa kanyang anak na babae, "Mas mabuti nang ikaw ay maging isang lingkod sa tahanan ni Abraham kaysa maging isang prinsesa sa lupain ng Ehipto." Nang tumanda na sina Abraham at Sarah at walang anak, ay walang pagpipigil si Sarah na ibinigay ang kanyang aliping babae na si Hagar kay Abraham upang magkaroon sila ng anak. At magkalipas ng isang taon, ipinanganak ni Hagar ang isang batang lalaki na tinawag niyang Ismael, na ang ibig sabihin ay pakinggan ng Diyos. Ayon na rin ito sa iniutos sa kanya ng Diyos. Pagkatapos ay muling nagpakita ang Diyos kay Abraham at inutusan siyang tuliin ang kanyang sarili, pati na rin ang kanyang mga anak. Si Ishmael na 13 ng mga panahong iyon ay pinahintulutan ng kanyang ama nang walang pagtutol na siya ay tuliin. Sa mga oras na ito, ipinangako ng Diyos kay Abraham na si Sarah ay magkakaanak sa kanya ng isang anak na lalaki. Si Sarah na matanda na ay milagrong nagkaanak at tinawag nila itong Isaak. Hindi nagtagal, pagkatapos ng kapanganakan ni Isaak, ang mga tao ay nagsimulang tawagin si Ismael bilang anak ni Hagar. At sa kalooban ni Ismael, ang binhi ng galit at inggit ay nagsimulang lumago na sumira sa kanya. Nang siya ay mga 15 taong gulang na, ay dinala niya ang mga imahe ng Diyos-Diyosan sa kanyang bahay at sinimulan niyang sumamba dito na ginagaya ang mga kapitbahay na mga kananeo. Lalabas din siya sa bukid at titirahin ng pana si Isaak habang nagpapanggap na ibon ang kanyang inaasinta. May kamalayan si Sarah sa mga paraan ni Ishmael, kung kaya't inutusan niya si Abraham na palayasin sila Ismael at Hagar. Naguguluhan si Abraham tungkol sa pagpapalaya sa kanyang anak hanggang sa mamagitan ng Diyos at sinabihan siyang makinig sa lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang asawa na si Sarah. Kaya't binigyan ni Abraham si Hagar at Ismael ng pagkain at tubig at pinalayas sila. Nang naglalakad na sila sa disyerto ng Beersheba, si Ismael ay naging malubha at nahilo. Ang kanyang ina na ayaw masaksihan ang kanyang kamatayan ay inilagay siya sa ilalim ng isang lilim ng puno at naghintay sa malayo habang umiiyak. Sa mga sandaling iyon, ang maanghel ay nagtanong sa Diyos, "Gagawa po ba kayo ng isang balon ng tubig para sa kanya? At hahayaan na lamang ba ang mga ina po ng iyong mga anak na uhaw na uhaw?" At sumagot ang Diyos, "Ano si Ismael ngayon, matuwid o masama?" Nang ipinahayag siya ng mga anghel na matuwid, sapagkat nagsisi siya, nagpatuloy ang Diyos, "Tinitingnan ko ang bawat tao alinsunod sa kanyang kasalukuyang mga gawa." Kaya't ipinakita ng Diyos ang isang balon ng tubig at naligtas si Ismael.
Matapos ang pangyayaring ito, si Hagar at Ishmael ay nanirahan sa ilang ng Paran. Si Ishmael ay naging isang tulisan na ninanakawan ang mga dumaraan ng mga manlalakbay. Pumunta si Abraham upang bisitahin si Ishmael 3 taon matapos na palayasin niya ang kanyang anak at nangako kay Sarah na hindi siya bababa sa kanyang kamelyo sa kapitbahayan ni Ishmael. Dumating si Abraham sa katanghalian at sinalubong ng asawa ni Ishmael, isang babaeng Moabita, at nagtanong siya, "Nasaan si Ishmael?" Sumagot ang asawa ni Ishmael, "Siya at ang kanyang ina ay nanguha ng mga prutas doon sa ilang." "Bigyan mo ako ng tinapay at tubig," sabi ni Abraham sa kanya, "sapagkat ako ay pagod mula sa mga hirap ng paglalakbay sa ilang." Ngunit sumagot ang babae, "Wala po kaming tinapay o tubig man lang." At sinabi ni Abraham, "Pagdating ni Ishmael, sabihin mo sa kanya, may isang matandang lalaki na nanggaling sa lupain ng Kanaan upang makita ka, at sinabi din niya na dapat mong baguhin ang kalagayan ng iyong bahay na hindi mabuti para sa iyo." At sinabi ng asawa ni Ishmael sa kanya ang nangyari nang bumalik si Ishmael mula sa ilang. Naunawaan ni Ishmael ang mensahe ng kanyang ama at ipinadala ang kanyang ina upang makahanap siya ng bagong asawa mula sa bahay ng kanyang ama. Pagkalipas ng 3 taon, muling nagpunta si Abraham upang bisitahin ang kanyang anak at muli siya'y nanumpa kay Sarah na hindi siya bababa sa kanyang kamelyo habang naroroon. Dumating si Abraham ng tanghali at natagpuan ang bagong asawa ni Ishmael, si Fatima, at tinanong niya siya, "Nasaan si Ishmael?" Sumagot siya, "Siya at ang kanyang ina ay nagtungo sa mga kawan ng mga baka sa ilang." "Mangyaring bigyan mo ako ng tinapay at tubig," sabi ni Abraham sa kanya, "sapagkat ako ay pagod mula sa malayong paglalakbay sa ilang." At nagdala siya ng tinapay at tubig at ibinigay ito kay Abraham. Tumayo si Abraham at nanalangin sa Diyos, at ang bahay ni Ishmael ay napuno ng pagpapala. Nang bumalik si Ishmael, sinabi sa kanya ng kanyang asawa ang nangyari at naintindihan niya na mahal pa rin siya ng kanyang ama kahit na siya ay bandido. Minsan ay dumating siya sa isang pakikipagtalo sa kanyang kapatid na Isaac habang binibisita ni Ishmael si Abraham. Sinabi ni Ishmael kay Isaac, "Mas pinapaboran ako kaysa sa iyo dahil sa edad na 13 ay tinuli ako. Ngunit tinuli ka dahil hindi ka makakatanggi. Ikaw ay tinuli, ngunit ikaw ay isang sanggol pa." Sumagot naman si Isaac, "Lahat ng iyong isinakripisyo sa Diyos ay 3 patak ng dugo lamang. Ngunit ako ngayon ay 37 taong gulang na. Subalit, kung nais ng Diyos na mamatay ako, ay hindi ako tatanggi." Narinig ito ng Diyos, kung kaya't inuutos ng Diyos kay Abraham, "Mangyaring dalhin ang iyong anak, ang iyong nag-iisa na iyong minamahal na si Isaac, at umalis ka sa lupain ng Moria, at dalhin mo siya ron bilang handog sa isa sa mga bundok na sasabihin ko." Kinaumagahan, sina Abraham at Isaac ay nagtungo sa mga bundok ng Moria kung saan ihahandog ni Abraham si Isaac. Subalit nang isasakripisyo na ni Abraham si Isaac, isang anghel ng Panginoon ang nagpahinto at pumigil kay Abraham at ipinakita sa kanya ang isang kambing na nahuli ng sungay nito upang ihandog ang kambing sa halip na si Isaac. Nang maglaon, nagsisi si Ishmael at nakipagbati sa kanyang kapatid na si Isaac, at pagdating ng oras upang ilibing na ang kanilang amang si Abraham, ay pinarangalan ni Ishmael ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng papauna kay Isaac. Ayon naman sa Wikipedia, si Ishmael ay kinilala bilang isang mahalagang propeta at patriarka ng Islam. Naniniwala ang mga Muslim
na si Ismael ang panganay ni Abraham na ipinanganak sa kanya mula sa kanyang ikalawang asawang si Hagar. Si Ishmael ay kinikilala ng mga Muslim bilang ninuno ng maraming kilalang mga tribong Arab at ang ninuno ni Muhammad. Naniniwala rin ang mga Muslim na si Muhammad ay ina po ni Ishmael na magtatatag ng isang malaking bansa tulad ng ipinangako ng Diyos sa Lumang Tipan. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video tungkol sa buhay ni Ishmael at huwag po nating kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.